Hello guys! Good evening! Ay, oo nga, good evening. Welcome back to my channel. Welcome back to our channel. So today, magluluto tayo or magbe-bake tayo ng homemade buko pie. Nagawa tayo ng buko pie at home. Okay, sa buko pie natin, ang mga kailangan natin. So dito muna tayo sa crust natin, ha? Okay. Meron tayo ditong 3 cups ng sifted all-purpose flour, 3/4 cups ng cooking oil, or kung meron kayong lard, yon lard ang gamitin nyo. Eh, since wala kami available na lard, pwede na ang cooking oil, any cooking oil. Tapos, meron tayong 2 tablespoons ng vinegar, 2 teaspoons ng salt, and 10 tablespoons ng cold water. Cold po ha. Cold water. Para sa filling naman natin, teka, lilipat tayo. Dan-dan-dan. Sa filling natin, ero, eto. Meron tayong yung laman ng buko. Or coconut meat. No? Hindi namin siya in-strips kasi mas masarap yung meron kang nakakain na malalaking ganito. Yan. Meron tayong 1/2 cup ng sabaw ng buko or coconut juice. Meron tayong 3/4 cup ng half sugar. 3/4 cup ng sugar. 3/4 cup ng white sugar. Erase. Sorry po. 3/4 cup ng half sugar. Meron palang ganun. And meron tayong 1/2 cup ng all-purpose flour. 1/3 cup ng cornstarch at all-purpose cream. Ang kailangan natin ditong all-purpose cream is at least kalahati nito. Or yung meron kayong maliliit, mabili na maliliit na, meron kayong mabili na yung maliit yung budget pack. So, pwede na yun. So, sa first step natin, ang gagawin muna natin is yung ating crust. Okay. Para sa crust natin, set aside muna natin ibang ingredients natin. Pagsasamahin natin yung ating all-purpose flour. And yung ating cooking oil. Kung merong lard po ha. Lard or vegetable shortening. Lang nating mabuti. Ayan, pag na-mix na natin yung ating oil dun sa ating all-purpose flour, lagay na natin ngayon yung ating vinegar. Sunod natin yung ating salt. And yung ating 10 tablespoons ng cold water. Ngayon, yan guys. Pwede na natin siyang kamayin. Make sure lang po na malinis ang ating, tanggalin mo yan, sayang. Malinis ang ating mga kamay. Yan. So, i-knead lang natin yung ating flour hanggang makabuo tayo ng or maka-form tayo ng parang clay or parang dough.
sa ating tinamaan ko yung salamin niya. So dito sa ating mat, maglagay tayo ng konting flour. Hatiin natin yung ano natin na guys, yung dough natin. Kasi yung isa pang crust sa ilalim, yung isa crust sa ibabaw. So dito, maglalagay tayo ng dust lang natin ito ng konting flour. Wala kasi kami ng ano yung raised spoon. Ito yung raised spoon. Mas malaki yung isa. Yan. So ngayon, i-roll lang natin yung ating dough na ginawa para maka-form tayo ng thin crust na ilalagay natin dito sa ating pie pan. Yan. So, yan po. Now, na-roll na natin siya. Pwede na natin siyang ilagay dito sa ating pie pan. Teka, pagtulungan na namin. Masyado yata ang napalipit dito sa kabilang side. Nagpupulit siya. Tapos, i-ayusin na natin siya. Tapos, i-re-refrigerate natin yan for 30 minutes. So, habang naka-refrigerate siya, yung filling natin, gagawin na natin. So, dito po sa ating saucepan, yung ating flour at cornstarch, i-dissolve natin siya bago natin ibuksan yung apoy. Ito yung ating cornstarch, yung ating flour. I-dissolve natin siya dun sa sabaw ng buko. Bago natin i-on yung apoy. So, dissolve muna natin siya mabuti. Ayan, pag na-dissolve na natin siya, yung sugar natin, ito, lagay na rin natin sa kanya. Dissolve muna natin mabuti din. Tapos, yung ating apoy, yung ating stove, pwede na nating buksan. Low fire lang po. Low fire lang tayo, guys. Yan. Pag medyo nag-taken na yung ating cornstarch and flour, hintayin lang natin siya mag-taken. Yan. So, medyo nag-thicken na po yung ating mixture. Lagay na natin yung ating buko. Tapos, itong ating all-purpose cream, pwede na rin natin siyang ilagay. Okay. Since kalahati na lang naman to, ilalagay ko na siya lahat. Hindi naman siya makaka-affect dun sa lasa ng ano natin ng filling natin. So yan, medyo, teka ha, ilalapit ko para makita nyo. Yan, kita nyo, medyo malapot na siya. Palalapotin pa natin siya ng konti, guys, para hindi masabaw yung buko pie natin. Yung parang medyo magbubuo siya ng konti. So guys, ayan, kita nyo, malapot na siya. So ito, okay na to. Medyo palalamigin lang natin siya ng konti habang hinihintay natin yung crust natin na maka 30 minutes man lang siya sa pagkaka-refrigerate niya, no. So ito, okay na to. Patay na natin yung apoy, tapos palamigin lang natin siya ng konti. Guys, after 30 minutes, ito yung feeling natin. Ilalagay na natin sa
crust natin. Ito guys, ito na yung crust natin. Ayan yung filling natin. So ngayon ito, ibibake lang natin siya for 5 to 10 minutes over 200 degrees Celsius. 5 to 10 minutes lang. Hindi pa natin siya lalagyan ng cover. So habang binibake natin siya, yung top cover natin, ayan, gagawin na natin. Balikan natin siya na. After 5 to 10 minutes. Na po, after 10 minutes, ito na yung filling natin tsaka yung crust natin. So ngayon, ilalagay na natin yung top crust niya. Lang, ha? Yan, pasensya na kayo, ha? Nawala na naman ng flash. Aray ko. Nawala na naman kasi ng flash yung cellphone ko. Low bat kasi, eh. So, gumagamit kami ng artificial flashlight daw. So, ito, press lang natin yung mga sides niya. Tapos, i-cut natin yung mga excess. So, yan po. Yung mga sides niya, yung mga edge nung... Teka, anak, sandali. Yan. Yung mga edge nung, ano natin, press lang natin ng fork para magdikit mabuti yung... Para yung top crust natin, dumikit siya dun sa crust natin sa ibaba. Yan. After ma-press natin yung mga sides ng tinidor, yung ibabaw naman ang bubutasan natin. Ayan. So ito, okay na to. I-bake natin siya ngayon for 30 to 40 minutes at ganun uli, 200 degrees Celsius. Tapos mga 10 minutes, 5 to 10 minutes before maluto yung egg pa, ay buko pa natin, papangiran natin siya ng egg wash or milk lang yung ibabaw niya or milk and egg pagsasamahin. Kung anong gusto ninyo, kung anong available sa inyo, yun ang gamitin ninyo. So, ngayon, bebake na natin siya for 30 to 40 minutes at 200 degrees Celsius. After 30 minutes lang namin siya inano. Kanina, mga 20 minutes, pinahiran ko siya ng gatas sa ibabaw. Evap po ang ginamit ko. So, to after 20 minutes, okay na yung ating buko pie. So, ngayon, lalabasan natin siya sa oven at palalamigin muna natin siya kasi mainit. Pero, ang buko pie po, anak ng ilaw, ang buko pie, masarap siya kahit mainit or malamig. So, yun, bahala kayo kung anong gusto ninyo. Pero, kami, medyo palalamigin lang namin siya ng konti kasi baka mapasupasong naman ang dila namin, no? So, yan guys. Ito na yung ating buko pie. Excited na kami. Hindi siya sunog, ha? Medyo tinoasted lang talaga namin siya kasi gusto ni daddy nila toasted yung crust, eh. Yan. Init pa niya. Palamigin lang natin siya ng konti. Konti lang. Tapos titikman na natin siya kasi excited na talaga kami. So, yan. Maghintay lang tayo. Siguro mga
20 to 30 minutes. Para lang pati mag-set yung ano natin, yung crust at saka yung filling natin. Kasi baka mamaya, dahil mainit pa yung filling natin, tutulo siya pag kinain natin. So yan po, itong ginamit ko sa kanya na ano ha, na pang ibabaw yan, evap. So yun po, palamigin muna natin siya and magkita-kita tayo para sa ating taste test. Yan po, lower back. So ngayon, ito na, medyo malamig na yung ating buko pie. Tatry na natin siya ngayon. Medyo crunchy yung gilid po ng crust niya. Pero masarap yung ganun yung crunchy. Kasi ano siya, toasted siya. Yung gilid lang naman. Diba? Parang chicharon. Wait lang. Hindi yata si Marisol na. Ay, sorry. Titigman natin siya. Patingnan niyo yung loob. Nakikita niyo ba yung mga white? Ayun yung buko. Yan, diba? Ang kapal na feeling niya. Ano, nagko-concentrate sa pagnuya. Yun po. Sarap siya. Manis. Parang yung mga nabibili sa handahan ng buko pie. Yan. Itong buko pie po na to, Laguna style po ito. Yung buko pie na yan. Gagawa kayo ng buko pie, mas okay po yung gano'n yung buko nyo, yung malalaki yung niwake sa strips. Kasi yan, meron kayong makakain, mararamdaman nyo talaga na may nakakain kayong buko, may nakakagat kayong buko. So, yun lang po. That's it for today. Sana nagustuhan nyo yung recipe ng homemade buko pie na shinare namin sa inyo. And sana, huwag nyo lang din kalimutang mag-subscribe para lagi kayong ma-notify sa mga bagong videos at recipes na i-upload and i-share namin. And huwag nyo lang din kalimutang mag-like and mag-comment. And see you po on my next video. Bye!